Ito yung mga ano, I have plans for you. Why not? Don't talk about for you. I'm going to the signal. Hear natin. Kaya sabi ko kanina, di kung alam mo na tayo yung tunay ng Israel, applicable sa atin mo. Jeremiah 29:11. I know the thoughts that I think toward you. Okay? Ang NIV yung... yung plans ko yung kasi... Say the Lord, thoughts of peace and not evil to give you an unexpected end. Ito sabi sa Bible. Ang tanong ni Jamie, magandang tanong yan. Yun nga yung actually pinatakay natin dun. So, hindi na ba ako magbabasa ng Old Testament? Kasi kung ganun ang line of thinking nila, hali yun. Pero bakit tayo magbabasa ng Old Testament? Kasi sinabi sa New Testament, nasabi dito, may basa, ready, go. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are. Ayun, so yung mga sinulat sa Old Testament na okay, hindi, yung iba doon hindi applicable sa atin exactly, of course, yun na tayo captive ng Babylon, still meron doon example sa atin. So patuloy nung nangyari kay Jeremiah, ibig sabihin pala nun, pag ikaw ay nasa kalagayan, katulad nga ng mga Hudyo, katulad ni Jeremiah, na nagmamakadyos naman sila, makadyos naman sila, kaso 99% ng mga Hudyo, sinaulo. So, parang ganito ko sa Pilipinas. Ay, di ba, ginagawa natin yung kailangan natin gawin eh. Eh, dami na, nagpakaloko-loko. Ano yung sabihin nun? Give up na ako. Ayoko na sa Diyos. Malaysia eh. Wala na akong pag-asa. Hindi ganun. Kasi ang nangyari kina Jeremiah, pinangako niya na sasakupin kayo, pero sinabi niya patay kayo lahat. Sinabi niya bang wala na kayong pag-asa? Sinabi niya ba na wala na kayong patutunguhang maganda? Hindi eh. Actually, pag binasa ni Jeremiah, ito nga yun. Kahit sila masakop, kahit sila mapatay, yung mga sumusunod sa akin, di ba? Napabuti nga sila doon nung nasa Babylon na nga sila. Sabi niya, mag-anak pa kayo, magpanim kayo dyan. Kasi meron pa rin siyang mabuting talo sa atin. So still, binasa mo ngayon yung Jeremiah, example sa atin yung gano'n ang ginawa ng Diyos sa in the past, applicable pa rin sa akin yan. Obviously, hindi lahat ng ano, pero may aral pa rin para sa akin. So, ayun po yung game yung ano, kasi pinaparutaan natin. Ano na? Pinaparutaan si Dario. Anong tanong? Pinaparutaan ni Israel, hindi kami meron pa rin silang parating. Mag-engage sila? Na ano, pag nag-event sila, hindi yung Israel kasi pinako pa rin sila. Oo nga. Sir, meron pa rin silang mag-engage pag nag-event sila. Pag nag-repent, yan, yeah, tama, exactly. Nung panahon na yun, parang kailan lang, yung topic din natin eh. Diba? Kahit ano pa yun, sigurado ka na sasakupin, pero pwede pa rin magbagong takbo ng ano eh. Alam mo na, ang Diyos pwedeng mag-repent ka, mag-repent din ang Diyos. Pwede yun, nangyayari talaga yun. So, applicable pa rin sa atin yun. Kasi, yung mga kwento na hindi na naisulat sa New Testament, kasi yung principle, ay nakuha na, ay na ilatag na, at ituro na sa Old Testament. Ayun. Sabi niyo po, sila natulong ng sabog pa kanila. Ilang sabog sa Israel, binibigay nila ng sabog. Oo. Anong tanong? Ayun. Kasi nga, ang Diyos ang kumikilos noon. Kasi pwede naman silang patayin lahat eh, pero,
Bakit sila pinatay lahat? Sir, inano ng Diyos yung pinigilan sila. Diba? Tsaka naisip din nila, ba't mapatay ito lahat? Ano ang makikigain ko? Eh, wala namang question. Sila na yung pinakamakapangilan. Di gawin mo lang alipin. Is buhay yung tao. Yan ka. Ah, sige, Ben. Yung tatanong mo. Bali po sa Old Testament, parang pinagkukunan nila po natin. Aral, exactly. Obviously, kasi yung iba doon talaga hindi applicable sa atin. Pero applicable pa rin, in a way. Kasi katulad nga nung, ito sabi dito eh. Para lalo natin alam kung paano tayo sumunod. At yung mga dangers na nangyari sa kanila, hindi sila sumunod, pwedeng-pwedeng mangyari sa atin. Hindi man tayo masakop ng anong doon na. Diba? Pwede tayo masakop, mapahamak sa ibang kasi ng parang, oh, may sakit ka, wala ka lang ba? Pwede. Pwede simple nga yun. So, aralin mo pa rin yung Old Testament. Again, kung gano'ng ka nakalari. Napakarami. Kung nagalit ko sa Old Testament, yung ginawa po nila para umingin mo na sa Old Testament, pwede ganun din tayo. Exactly. Kasi nakita mo na dun eh. Yung nasa dyan pa yung dami sa Ezekiel, sa Isaiah. Sinasabi ng Diyos eh. Ganito ang mangyayari sa inyo, mga gato. Pero mag-repent kayo. Pwede niyang extend yun. Maaaring in the long run, mangyari pa rin at least na-spare kayo kasi extend yung awa na Diyos sa inyo. Amen. Yun, yun. So, ang dami niyan. So, again, hindi na lang applicable dyan. Diet tayo. At saka, sa, ano yun, sabi ko, ceremonial law. Yung mga patay-patay ng ayon. Sige po, ano pa? Ganda yung topic ito, medyo malawak ko eh. Ha? Mga pastor, nalaman natin ngayon kung ano, yung mga araw na to, bibig ko sa ano. Yan, okay. Very good. Yung ibig sabihin, dahil inaral natin to sa church, hindi na ito yung madaling masway. Kasi dinatag natin eh. At least narinig mo yun. Wala na magpwede magsabi sa'yo na I support Israel. Kahit wala kang alam doon. Or yung mga yun, katulad yung Yahuwa. In-invite ka sa Yahuwa. May Kristiyano rin sila. Pero mas magaling sila kasi Hebrew sila eh. Huh? Alam mo agad yun. Iwating mo yung mga kaibigan mo. Amen? Anong magal? Nung naligtas ka ba? Ang salvation niya, mali rin. Ano pa? Oo. Hindi ka, matiga Pentecostal eh. Pero pastor, okay. Meron po bang ano po? Posible po bang ligtas sila kahit narito po sila sa Yahweh? Oo naman. Kasi ang kaligtasan naman, panampalataya lang. Ngayon, after ng kaligtasan, pwede kang malito. Pwede, binibrainwash ka sa ibang bagay, tulad nga nun, ligtas ka na. Kaya nga nila ginagamit yung Christianity para makapalitin sila sa atin. So, kaya sabihin nila, ligtas ka na, ngayon, i-sisway ka nila. Ngayon, iligtas ka na pala, di okay? Hindi okay, kasi pag sinay ka nila sa kanila persuasion nga, niligtas ka, pero dinadala ka sa Judaism. Hindi ka magiging football. Hindi ka magiging football. Ibig sabihin kasi, dinidiscourage nga sa New Testament yung kanila eh. Old nga eh. Kasi babalik mo sila doon. Ano mangyayari sa kanila? Hindi sila makakaposin. Hindi sila makakaspidahin sa kanila ang pabiling po. Nilito sila. Ayun. Posibleng ngayon, okay ka, yung next generation, mahina na. Kasi hindi mo nilinaw eh, na yung Judaism, tapos na ang Diyos sa kanila. Yung mga creative, ganyan ang sabihin niya sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos sa mga Israel. Tapos na nga eh. Basta, yung mga dating daan, hindi ang paniwala nila, si Jesus, tayo lang. Diyos lang. Ay, Diyos lang. Hindi, antikras sila. Oo, oh, ganun din siya. Ganun din. Basta hindi kompleto kasi very basic yun eh. Very basic. Kasi hindi pwede tao lang siya,
lahat ng tao nagkasala. Hindi na pwedeng Diyos siya kasi hindi lang sinabi, nagkatawang tao siya. Kung Diyos lang siya, di pinapako siya. Walang alam. Ano pa? Hindi siya nahirapan. Hindi siya... Ni Brother Triano sa Bible, pero meron pa ang paniniwala na kay Kristo. Islam. Ganun naman di, ang... Lalito. Talino kasi, depende na ba yung talino? Oh, ibig sabihin, galing na yun. Parang lahat ba na magaling sa science, magaling sa math? Hindi, di ba? Ibang topic yun eh. Kung nagkamali sa topic na to, dito siya dinala ng, alam ko na, kinuro sa kanya. Hindi ibig sabihin, magaling siya dito, magaling sa lahat. Hindi sa Bible yun eh. Pag tinanong mo siya, alam niya kaagad. Hindi rin, actually, hindi nga totoo din yun. Yung makikita mo ha, scripted namin yun. Actually, matagal lang tinanong yun bago niya. Oo, tsaka yung ibang mga sagot niya, sablay-sablay din eh. Kaya mukha siyang magaling kasi nga scripted na. Kaya pag tinabi niya, oh, dito yan, ganyan. Yung iba alam niya, pero tulad niya, parang naging magaling yung ang tinuturo mo, kaligtasan, eh, kailangan mo gumawa. Eh, simple-simple lang yun kahit yung paano ka nakaligtas kaya kung kailangan mong sumunod, nasunod mo pa lahat. Pwede basic yun eh. Mr. Just love it. Yun nga, kasi nga, eh. Ganun niya, pwede naman tayo dumami rin. Kasi hindi nga tayo, hindi yung concentration. Kasi tayo pa rin tayo, Pastor. Tawag pa rin tayo eh. Oo nga. Pero tawag pa rin tayo eh. Uy, yun mo nga lang yun. Mga alos 20 years na yun. 20 years na po sa YouTube. Dumami lang tayo sa William. Matay na tayo. 20 years na lang. Sa balita. Malipan. Wala, wala. Dumami lang tayo sa William. Okay, karoon pa. Sige, kakain din ako ha. Pero gusto pa nga ako eh. Sige, question pa. Huwag natin yung point of blood, ha? Yun yung sasabi ko sa inyo na makuha niya yun. Sabihin, kaya natin inaral to kahit sabihin natin hindi mo lubos na naintindihan, pero yung mga main points, naintindihan ko yun, sigurado. At may nakinig kang Yeshua dyan, may mga sabat day dyan, nililigaw ka na dyan. At sila mismo din, parang naligaw na sila kaya kami. So, ano mo yan, habang nagpapasakan ng Bible, at least alam mo na yung basic. And then, tama na kayo yung pagbasa mo sa Bible. Hindi ko naman yun ito. Okay? This is the topic na ito. Hige. Okay po, bakit niyaya po ako sa church? Tapos? Hindi po ako kinilang recommendation. Yun lang yung sila, ganun nila eh. Sa church agad. Tapos makapakita ko gano'n kami ganda, gano'n kami kasaya, gano'n yun lang. Paano kasaya dito? Gano'n pang-akit nila. Pang-akit, tapos tatawagin nila agad. Jesus is my Lord. Banda-banda. Wala, wala mo na yun. Sa service kayo, pinatikin na stress na mga gano'n. Lagi? Sino? Desha? Dugo sa Michelle. Ano ko yun sa Michelle? Hanggang? Ayun, wala na doon, di ba? Yung Yeshua, yung Yeshua. Hindi lang malun. Ilang oras yun. Mayroon pa rin yan. Wala na. Yung faith work? Ah, iba yung iba kayo. Faith work? Iba kayo. Yung sa shell, yung kapibis ko na shell. Yeshua. Okay, si Rain, makakakala.
Kasi film showing tayo. May tanong ako sa rin. Ano tanong? Ano? Tungkol sa? Sin. Ah, sila, okay. May isda. Ano tanong nga? Hindi. Pauso lang nila yan. Kasi ginagawa nila, kinukombine nila yung hindi tayo nakukombine. Ito ha? Yan. Walang ganyan sa definition. Para tatayo yan. Ewan ko. Lamstan yun eh. Pinito ko pa ng kwentos ko. Ha? Wala yan. Pauso lang nito yan. Pauso lang. Pauso lang yan. Kaya panawalin na lang ni... Lohan. Ito pa kaya pa. Plan making sure. I'm serious, we've all heard. Ayun, ha?